Okay, good morning guys. I'm Roman Ballesteros. I'm one of the top earners of the company of UPS. Papakita ko po sa inyo ngayon ano ba yung meron sa UPS. Okay, ipipresent ko po sa inyo ano ba yung negosyo ng UPS. Now, before I present the business, gusto ko lang po mag-share sa inyo bakit ba kailangan natin mag-negosyo. And bakit ako na-engage into this kind of business. Actually, ang background ko po dati ako nagtatrabaho sa SM, sa Nike Park. Ang dami ko pong pinagtrabaho, even factory, nakapagtrabaho po ako. Pero bakit ako na-engage into this kind of business? At but, ano yung reason ko ba't ako nag-business? Now guys, let me tell you, ang reason ko talaga bakit ako nag-business is because of my, okay, number one, yung tinatawag natin na dreams. Okay? Lahat naman tayo may pangarap sa buhay. Okay? Now, ang bottom line, bakit ako nag-join? Because of my dreams. Kasi bakit? Gusto ko po maging ano? Successful. Okay? Gusto ko maging successful. And paano ka ba magiging successful ngayon? Una-una, para maging successful ka, dapat nakuha mo yung dreams in life mo. And ano ba yung mga gusto ko makuha sa buhay? Number one, syempre gusto ko magkaroon ng house and lot. Lahat naman tayo gusto natin magkaroon ng house and lot. Pangalawa, gusto ko magkaroon ng savings. Okay, this is the very, very important to me, yung pinatawag na savings, kasi ang tawag po dyan, peace of mind. Okay? Pangatlo, okay, I want to have, syempre, yung kotse. Okay? Pangatlo, ano pa ba? Okay? Pinakamasarap po, dapat nakakapag-travel tayo. Okay? Before I engage in this business, ito po yung lahat ng mga pangarap ko. Okay? And let me tell you guys, nung ako po nagtatrabaho, sabi ko, paano ko ba siya makukuha? Okay? Number one, house and lot, presyuhan na lang natin siya. Sabihin na lang natin, medyo bababa muna. Kasi first, house and lot naman yung gusto ko, at least 3 million pesos. Okay? Pangalawa, savings, ito dapat yung pinakamalaki. Kasi ito yung meron kang peace of mind eh. Para anything what will happen, tama po ba, meron kang hugutin. Okay? At least sabihin na lang natin, 5 million. Okay? Pangatlo, ano ba yun? Kotse. Okay? Sabihin na lang natin, before I'm doing this business, gusto ko ng kotse talaga. Okay? 7 months after, nakakuha ko, worth almost 700,000 worth of car brand, yung Toyota Vios. Pero sabihin na lang natin, taasan natin siya. Sabihin na lang natin, Honda Civic. At least, ang presyo ng Honda Civic ngayon, 1 million na. Okay? Ano pa yung sunod? Travel. Okay? Ako po, halos every month, I travel. Not only in the Philippines, abroad, yung pangalawa pong bansa na yung napuntahan ko, and I think next year, nasa Japan na naman po kami. Halos every year, nagta-travel po kami outside the country. But here in the Philippines, ako po mismo, traveler ako, halos every month I travel kasi yan po yung negosyo ko. Marami po ako mga members sa iba-ibang lugar, Palawan, tama po ba, nakakapag-travel po ako. Now, sabihin na lang natin, budgetan na lang natin siya ng 2 million pesos. For the rest of your life na sabihin natin nakakapag-travel ka. Kung titingnan mo po at kukumpitin mo, magkano po ba lahat ng mga gusto ko sa buhay o yung dreams in life ko? Yung common dreams na meron ako is 3, tama? O sabihin na lang natin lahat po yan. It's cost 11 million pesos. 11 million na pag-isip-isip ko, paano ko makukuha yung worth 11 millions na pangarap ko po? Okay, tingnan niyo po ah, dati po ako nagtatrabaho. Okay, kung nagtatrabaho po ako, sabihin na lang natin, nakakapag-save ako. Sabihin na lang natin, in Nike Park, naging assistant supervisor kasi ako, sabihin natin, naging overall manager na lang ako, tumaas yung sweldo ko. Sa sweldo ko, nakakapag-save ako ng 10,000 in a month. And not all ng empleyado nakakapag-save ng 10,000 a month. And commonly lang talaga, nakakagawa niyan. But if you are saving 10,000 a month, okay, imagine mo na lang, computing mo siya in 12 months. Magkano siya? 120,000 pesos. In 10 years, times 10 mo na lang po yan. It's only 1.2 million pesos. Okay? Imagine mo po, 30 years mo na lang, times 3 mo na lang yung 10 years. How much po yan? 3.6 million pesos. Imagine mo, 3.6 million, medyo malaking pera po sa ngayon. But ang bottom line, ang nakuha ko lang sa pangarap ko is only the house and lot. Paano pa po yung iba? Paano pa po yung budget ko for the rest of my life? Paano pa po pag nagkapamilya ka? Tama ba? Mapag-aral mo kaya sa magandang school? Ito po yung reason
why I joined the business. Kasi bakit? The reality, dun ko po nakita, after 30 years, ito po lang ang makukuha kong pera. If I'm saving 10,000 a month, it, sabihin na lang natin you are saving 10,000 a month, dapat naka-provide ka 30 years. Tama ba? Ano yung point? Most you guys, dapat makita din yung realidad kung ano yung nakita ko 2.5 years ago. The reality is, ito po eh. Tama ba? And doon ko po, I found out, okay? Sa sakit ng ulo ko, sabi ko, ano ba yung magiging buhay ko after 30 years ito? Pero nakita ko po yung solusyon, sabi nga nila, if you want to be successful, kalimitan, karamihan po ng mayaman, hindi po empleyado. I'm not against any employment, pero dyan ako galing. Pero imagine mo na lang, kalimitan, karamihan po ng mga yumayaman is negosyante talaga. Okay? Bakit po? Meron kasing tinatawag na sikreto ang mga negosyante na hindi po ginagawa ng empleyado. Ano po yun? Ang sikreto ng mga negosyante, kung tawagin po siya, yung tinatawag na leverage. Okay? Law of leverage. Okay? Mali pa po yung spelling, no? Leverage. Ayan. Kung tawagin po yan, law of leverage, yan yung mga sikreto ng mayayaman. Bakit po sila yung mayaman? Ano po ba yung leverage? Example po, Henry C. Okay? Si Henry C po, ultimo po pagbilang ng pera niya, hindi niya ginagawa. Kasi bakit? May nagbibilang ng pera niya. Okay? May accounting department siya. Pag pumunta ka sa SM, hindi siya magsaserve sa'yo, hindi siya magbubukas sa'yo. Pag sarado na yan, hindi siya magbibilang, magko-closing kung magkano yung sales niya. Lahat po ng ginagawa, tama, na dapat niya gawin, is may gumagawa. Kung tawagin po yun, employee niya. Okay, sabihin na lang natin ang employee ni Henry C. sa isang SM, minimum of 1,000. Bakit ko po alam? Kasi dyan po ako nagtrabaho way back 2009. Okay, tingnan nyo po ha. Sa 1,000 empleyado, tama, sa 10 SM lang ni Henry C., meron siyang 10,000 empleyado. Pinagtatrabaho niya po ilang oras? 8 hours in 1 day. Ibig sabihin po, si Henry C., meron siyang 80,000 hours sa loob po ng isang araw. And imagine mo po, 80,000 hours. Ako po, magaling ako, masipag ako. Sabi natin na, assuming nakagraduate po ako, mag-isa lang po ako nagtatrabaho. I only have ilang oras? 24 hours per day. I can work maximum of 12 hours per day. Kahit gano'n po akong kagaling, gano'n akong kasipag, hindi ko kaya tatapan yung ginagawa po ni Henry C. Kaya po malaki ang kita niya, kasi ginawa niya yung tinatawag na law of leverage. What is law of leverage? Law of leverage is pagpaparami ng sarili at oras, tama, sa pamamagitan ng ibang tao or ng ibang bagay. And most of the successful people, tama po ba, or person, is ang ginagawa po nila is law of leverage. Walang yumaman na hindi gumawa ng tinatawag na law of leverage. Example, bakit po ngayon ang franchising is patok na patok? Imagine mo na lang po ah, sabihin na lang natin yung McDonald's, the number one franchising sa buong mundo po. Ang ginawa po ni McDonald's para maging successful siya is law of leverage. Ano po yung ginawa niya? Pinarami niya yung franchise niya po sa US. Okay? Nung dumami po yung franchise niya sa US, nagkaroon siya sa Philippines, sa Hong Kong, nagkaroon po siya sa Singapore. Imagine niyo po, kung iisa lang ang franchise niya, okay? Kikita kaya siya ng malaki? Definitely not. Okay? Imagine mo po, tama, kada kumakain ka sa mga branches niya o sa mga franchise niya, kumikita ba siya? Yes. Ang tawag po dyan, leverage. The ability to multiply yourself and your time through other people. Okay? Or through other thing. Now, the good thing here po, ngayon po usap-usapan, ano ba yung meron sa networking? Bakit po maraming yumayaman? Dati po, haka-haka na may yumayaman sa networking business. But now, tama, it's proven na marami pong yumaman sa networking business. Mamimili ka lang talaga ng kumpanya na papasukin mo. Ano ba yung fit sa'yo? The good thing here, yung papaliwanag ko po sa inyo kanina, no? Ito po, pinaliwanag ko sa inyo, ano ba yung sikreto ng networking? It's also the leveraging system. Bakit po kami, kumita kami na malaki? Tama, because of the system of networking called leverage system. Same as franchising business. Same as Henry C. na ginagawa po niya. Okay? Now, ang kagandahan po doon sa papakita ko sa inyong business, sa UPS po, okay, mostly kasi ng networking ngayon, puro product. Mostly po kasi ng networking ngayon, puro supplements, puro beauty products, halos lahat po magkakaparehas na sila.
ito po yung kagandahan, in unified products and services, hindi po siya produkto. Okay? It's a services na lagi mo pong ginagamit. Kumbaga po, kada bayad mo ng bills, hindi ka kumikita. In this business, pwede ka po kumita. Okay, now, let me explain to you ano ba yung meron sa UPS. Okay po? Kunin ka lang aking iPad. Siguro po, saglit lang naman ito. Okay? Ayan, siguro po kita nyo, no? Kita nyo po ba? Okay, ayan. Screen ko po muna yung makikita nyo. Okay, Unified Products and Services is owned by our President, Manny Pascual. Okay? Manny Pascual is accountant by profession. Nagtrabaho po siya sa Bangko Sentral. Nung nakuha niya po yung fortune niya sa MLM industry, nagputa po siya ng maraming negosyo. And one of the business na tinayo niya po is the franchising and network marketing of Unified Products and Services. Actually, Unified Products and Services is under by our major company, yung Global Pinoy. This is a franchising business for more than 7 years, yung Global Pinoy, under po niya yung Unified Products and Services. Ito po yung mga franchise namin. Actually, ito po yung venue ngayon kung saan kami nag-video in Pasita Outlet. Okay, ito po yung loob niyan. Okay, in inside of our franchise may seminar room siya. Now, this franchise medyo mura lang po siya. Okay? Ang mahalaga lang po ng franchise namin, it's cost only 598,000 pesos. Okay? Sa 598,000 pesos, all the services offered by our company, may remittance ka, may bills payment ka, may ticketing ka, may loading ka, and ang bago po natin, meron tayong electronic insurance and travel and tours. Now, ang kagandahan po niyan, sabi nung iba, mahal po yung franchise. Yes, mahal siya, pero sa mga negosyante, napakamura. Why? If you are familiar with bills payment alone, pag nagtanong kayo ng franchising ni Bayad Center, it's cost how much? 1.2 million. Yung remittance po, sa sabihin na lang natin yung Western Union, it's cost ban. Ban pa lang po, 1 million na sa Western. If you're going to put up your ticketing business, okay, sa ticketing pa lang, sisingilin ka na ni Cebu Pacific ng 300,000 per airline. Okay? Ibig sabihin, malaki po yung kapital, pero ito, all-in-one services na, in one franchise po natin. Ito po yung franchising natin. Okay? Now, ito po yung maganda. Okay, 2011, when I see this business, I don't have 598,000. Okay? Wala pa nga po akong pera that time. But the good thing here, 2011, Unified Products and Services launch yung tinatawag na dealership o home-based business nila. Ito na po yung network marketing side. Okay, para yung mga tao na ordinaryo na hindi po kaya yung 598,000 as a franchise, pwede po maging dealer as a home-based business. Or kung may computer shop ka, pwede mo siyang i-add on, tama, into your business para at least may income ka rin. Now, ang kagandahan po niyan, this is the legalities of our company. We have the Bangko Sentral because of our remittance. Okay, ayun po yung mga legalities ng Unified Products and Services. Ide-demo ko po sa inyo, ano ba yung makukuha mo once you are a dealer of our company? Ano yung makukuha mo? Services. Number one, you are going to have your own e-cash account. Sa loob ng e-cash account, ito po yung actual e-cash account ko. Okay? Pag kinlik mo si e-cash, you have your remittance, you have your bills payment, you have your ticketing. Yung loading natin, may sarili siyang icon. Ito po yung maganda. Okay, most of our members is nagjo-join because of our remittance. Kasi meron kaming tinatawag, yung tinatawag na e-cash to e-cash. What is e-cash to e-cash? Para at least alam nyo lang, this is member to member remittance. Ibig sabihin, member ako, kung sino man yung nanonood, nasa ibang bansa ka, pag member kita, pwede kitang padalahan. Okay, pag pinadalahan po kita, ang cost lang is napakamura po. 25 pesos, any amount, maximum of 50,000 pesos. Compare mo po siya sa mga remittance company, napakamura niya. Kaya po marami talaga kami member, tama, na-enjoy po nila yung remittance. Okay? Pangalawa po, pwede naman hindi naman member din yung padalahan. Pwede nilang kunin sa mga GPRS outlet namin or sa mga outlet na partners po natin. Pangatlo po, pwede rin nilang kunin kung hindi member yung papadalahan mo, pwede nilang kunin sa Smart Money. Okay, yan po yung remittance. Pangatlo, we have our own Visa card.
provided by our company. Ang maganda niyan, yung pinapadalahan mo po, no? Kung meron tayong ito po, meron ako example ng Visa card, no? Kung yung pinapadalahan mo po, okay, is regular mo na pinapadalahan, example pamilya mo, we have our own Visa card. Okay, ito po yung Visa card natin. Okay, ito po yung kagandahan, BankNet. Any bank, pwede mo siya ma-withdraw. Ang maganda niya, naka-plus sign siya. Kung ano mo yung pinadalan mo, peso po kasi yan nako-convert dito. Pag nasa Hong Kong yung papadalahan mo, dahil naka-plus sign yan, ang maganda niyan, converted into other currency. Ang maganda niyan, pag meron na po silang Visa card, it costs only 150 pesos if you are a member. Pwedeng bilhin po sa mga outlet at saka sa main office natin. Pag yung member, yung pinapadalahan mo, meron pong ATM na katulad nito, pwedeng direkta na dyan kunin. Magkano po ang charge kapag po pinadalahan yung Visa card? Ang charge lang po dyan is only 60 pesos. Any amount, maximum of 50,000. Gano'n pong katagal bago mapunta sa Visa card natin? Okay? It's only took a seconds. It's a real-time transaction para po makuha po agad yung perang remittance. Okay? Yan po yung e-cash to Visa card. Pangatlo po, kung wala po talagang Visa card, wala pong remittance company na malapit na partner natin or mga franchise natin, or wala pong smart money, pwede pong padalahan sa personal bank account po. All the major bank, okay, ito po yung e-cash credit to bank natin. Okay, ito po yan. Pwede po tayo magpadala all the major bank in the Philippines. Okay? And also, hindi ka lang pwede magpadala, pwede ka rin mag-receive from the smart money, iRemit, Transfast, New York Bay, ABS-CBN Remit, and MoneyGram po. Example po niyan, sample, ako yung pinadalahan from iRemit. Ilalagay ko lang yung tracking number, valid ID, password. Pag process po niyan, yung perang pinadala sa akin is pupunta in my electronic cash balance. Pwede ko pong withdrawin in the ATM. Okay? Ito po yung pangalawang negosyo. Pangalawa po negosyo na ibibigay ng company is you have your own bills payment facility. Ayan. Even po yung mga Meralco, Maynila, even po yung mga Smart Globe San, pwede nyo pong bayaran. Para na po kayong bayad center. Okay, yan po yung pangalawang services na makukuha mo sa company. Pangatlo po, okay, we have the ticketing and booking. Ito po yung domestic ticketing namin. Masarap po nito, like in my group in Palawan, okay, napakalakas nila ng ticketing. I think yung isang member namin doon, tama na may computer shop, doon nag-member sa amin, minimum po na nabubook niya is 10 ticket per day. Okay, imagine how much is that. Pag nag-book ka ng ticket, katulad po, ito po yung system namin, no? Maganda po yan. Sample, nagpa-book kayo sa akin ng ticket, Manila to Bacolod, lagay ko lang yung date, ilagay ko all airline, all class, tapos i-process ko lang. Ang maganda po yan, all available flight that day, ito po yan, all available flight that day, makikita nyo po, halo-halo, may Sea Air, may Cebu Pacific, may Philippine Airline. Magsisimula yan sa pinakamura, okay? Hanggang pinakamahal po. Ayan, yan yung kagandahan po ng system natin. Pwede ka na mapamili even yung mga promo natin. Ngayon, pag ikaw nagpabook sa akin ng ticket, ang income ko po dito is 300 pesos or maximum of 500 pesos per ticket. Imagine mo na lang if you are earning 300 pesos, like in my group in Palawan, if they are booking 10 tickets per day, kasi there's no other way to go out in Palawan kundi mag-aeroplano ka. Kung 10 tickets per day ka, that is how much? 3,000 per day. In 10 days na lang, that is how much? 30,000. In 10 days. Income. Tama po ba? Napakabilis na. Kaya nga po, marami nagpuputap na mga ticketing business kasi napakalaki po ng income dito. Okay? Like yung mga nasa SM, how can they afford na makaupa sa SM? Okay? Kung hindi ganun po ang kitaan sa ticketing business. Pangatlo pong business, okay, aside from the domestic, yun po yung domestic natin, we have also the international ticketing. In our international ticketing, all airline, okay, pwede kang mag-book. Kaya po pwede mo na maging sideline. Tama, if you are on OFW po. Sample, may nag-book sa akin, Manila to San Francisco. Okay, lagay ko lang po yung flight details niya, sabi na lang natin, all class, all airline. All available flight that day, simula pinakamura hanggang pinakamahal po, makikita ko siya. Ang maganda niyan, makikita mo rin kung connecting yan. Okay? Any part of the world, pwede kang mag-book. Kaya yung mga members namin, marami po, from Abu Dhabi, from Dubai, Singapore, Hong Kong,
tama, puro OFW na gusto nila magkaroon ng online business na fit sa kanila. Bakit fit sa kanila? Unang-una, may ticketing. Pangalawa, may remittance. Pangatlo po, may loading. Yung loading natin, hindi lang po sa Pilipinas. Like in our office in Singapore, nakuha na po natin yung telco na M1, StarHub, and Singtel. Okay? Aside from that, ito na po yung kinikwento ko, we have the loading business. Sa loading ng UPS, all kind of load pwede mo nang loadan. Hindi ka po retailer, you are a dealer. Ibig sabihin, mas mataas po ang percentage mo pagdating sa loading business ng mga retailer. Okay? And also, kagandahan yan, meron na rin po tayo yung bago po natin na partner, hindi lang po Pinas ang pwede nating loadan. Pwede na po tayo mag-load ng M1, StarHub, Singtel. Ito po yung malalaking telco sa Singapore po. Okay? Yun yung kagandahan. Hindi ka mahirapan kasi may transaction report to. At yung account mo, if you are here in the Philippines, yung account na pinapakita ko sa'yo, connected po yan into your cellphone. Kung wala kang internet, pwede ko po mag-load through cellphone. Okay? Yan po yung kagandahan. You have 7% to 13% discount in your load. Kung ano po yung telco na loadan mo, kung game card ba yan, pwede rin po. Okay? Ang maganda niyan, meron siyang status indicator. Kasi kalimitan, nagiging problema natin, hindi natin alam kung naka-offline ba yung Globe, yung Smart. Tama, dito makikita mo yung status indicator nila para alam mo pag nag-load ka. Okay? And also, good news, we have the Signal Cable, Dream Cable, reloading. Okay? Lahat po ng klase ng load, hindi lang po Smart Globe San. Okay? Yan yung kagandahan ng negosyo. Okay? And also, we have yung mga package, kunyari 3 days, 2 nights, ang tawag po dito travel and tour. Imagine, meron ka na pong ticketing, meron ka ring tour package at saka mga hotel reservation. Okay? Kikita ko po sa ticket and kikita ka po sa hotel reservation. Tama, pag nag-hotel po yung mga kliyente mo. Plus, pwede pa ka pong kumita sa tour nila. Okay? Yan po yung kagandahan. Yan po yung system or yung negosyo ng UPS. And don't worry, lahat po ng pinapakita sa'yo, meron yan tinatawag na general report, yung transaction report kung tawagin. Ibig sabihin, inventory and accounting, pwede mo po makita, pwede mo iwanan din yan sa iyong mga kakilala or mga bantay mo or sabihin natin sa mga kamag-anak mo, pinabantay mo yung iyong business po. Okay? Yan po yung negosyo ng UPS. Okay? Imagine mo na lang meron kang ticketing, loading, remittance, bills, payment. It's worth it. Okay? Now, ang tanong, magkano siya? Okay? Kalimitan po ng mga nakausap po, pag nakita po yung ticketing business, tama, loading yung negosyo namin, ang akala nila mahal. Okay? Sa dealership natin, napakamura lang. Okay? Magkano po ang kapital? Okay? We have two package. Yung two package po natin na in-endorse po ng grupo is cost only 7,998, and we have the second package, yung pinakamahal po natin is cost 14,998. Okay? Kita po ba? Ay, hindi masyadong kita. Okay, babaan natin. Okay, 7,998 or 14,998. Okay? Yan po yung kagandahan. Now, ano yung difference ni 7,998 kay 14,998? Si 14,998, lahat ng pinresent ko sa'yo kanina, yun na yun. Okay? Meron siya pong international ticketing. Okay? Lahat ng services nasa 14,998. Now, ano ba yung meron kay 7,998? Meron din naman. Lahat ng services meron kay 7,998, pero ang ticketing niya po is only domestic. Okay? Ito po, meron siyang domestic, okay, and international. Now, ang tanong po ng mga common, sir, what if I don't have budget right now? If I started in 7,998, pwede po ba ako mag-upgrade into 14,998? Yes, pwede naman po. Ang tawag po doon, upgrading. Babayaran mo lang yung kulang ng 14,998 from 7,998 plus magbabayad ka po ng 2,000 upgrading fee. Okay, ito naman pag mag-a-upgrade ka lang. Pero pwede ka rin dumirekta into 15,000. Imagine mo na lang if you have 15,000 right now, ano ba negosyo ang pwedeng ma-put up? Halos wala. Pwede ka magtayo ng tindahan pero kulang. Sigurado naman lang ng tindahan yan. Pero imagine mo, if you have 15,000 right now, you have your own business. Ang masarap sa negosyo ng UPS, hindi po siya katulad na ibang networking na iba. Hindi ko naman po sinabing pangit, no?
Pero ang advantage po nito, hindi siya nauubos. Okay, like yung mga isang ibang kakilala ko, they join into other networking business, binigay po yung magandang product. Yun nga lang, hindi sila marunong magbenta-benta. Okay? Pag hindi nila nabenta yon, hindi po babalik yung puhunan nila. Pwede nilang inumin. It's their own health benefit. But, tama po ba? Kalimitan na nagiging mindset, pag inubos mo, ang tagal mo maubos. Bakit? Kasi napakadami po ng produkto. Okay? Ito po hindi po product. Hindi din siya nasisira. Hindi po siya na-expire. Okay? Katulad ko po, more than 2 years na po. Actually, 2.5 years na po in the business. Until now, may nagbubuk sa akin ng ticket. Ibig sabihin po, yung nilabas kong pera, tama po ba, 15,000, 2.5 years ago, until now, nagagalit ko siya. Kasi may nagpapaload sa akin, may nagpapabook ng ticket, may nagre-remittance, may nagbabayad ng bills. Ibig sabihin po, worth it talaga siya. Okay? Now, what is my history in this business? Actually po, I'm doing this business for more than 2 years na po. Actually, to be exact, 2.5 years. Now, okay, at paano po yung income? Ito po yung puhunan, pero maganda niyan, pag nag-join ka, it's a one-time, lifetime opportunity na siya. Hindi na po mag-maintenance ng monthly, ng yearly, wala pong ganun dito sa business. Once na nag-join ka, it's your lifetime business na siya. Wala ka nang babayaran. Now, ito yung maganda. Paano ka po kikita? Number one, syempre, kikita ka dun sa tinatawag na services. Okay? Traditional services or traditional business. Ticketing, loading, remittance, bills payment, and all those services, walang tapon. Okay? Services, kikita ka. But if you want, tama po ba na kumita ng mas malaki at gusto mong yumaman talaga, you can market this business. Okay? Kasi po, ang pinili po ng company is networking business or network marketing. Okay? Number one, what is network marketing? Network marketing is a marketing strategy. Okay? Para po yung mga Avon, tama po ba, halos ganun din po siya. Yun nga lang, okay, dito po, ang kagandahan, ang yayaman, yung mga distributor din. Ibig sabihin, kaya sa kumuha pa po ang company ng endorser, tama po ba, ng mga marketer niya, ako na po na mismong nag-dealer sa kanya at distributor niya, ako na rin yung mag-market, tama po ba, ako na rin yung mag-endorse ng business at ako din yung babayaran ng company po. Now, paano po siya? Okay, assuming, okay, kaka-join ko lang po. Okay? Sample po ako po ito. Okay? Once nag-member ka po, services kumikita ka. Ngayon, bakit ka po mag-invite ng isang tao o kapitbahay mo, kakilala mo, sample to si Alan, in-invite mo. Tama po ba? Eh, pag nagkaparehas kayo ng business, magiging kalaban mo siya. No. Alam niyo po bakit? Kasi kung member ko po siya, hindi ko siya kalaban. Kasi lahat na magiging transaction niya, may kita po ako. Okay? Pag nagbabayad ko ng bills, may kita ako. Pag nagre-remittance ko, may kita po ako. Pag nag-book siya ng ticket, may kita po ako. Okay? Ibig sabihin, hindi ko siya kalaban. Now, ito po yung maganda. Okay? Meron akong referral. Every referral, meron po akong 1,000 pesos direct referral. Imagine mo, 1,000 every time na i-share mo yung business. It's what's they grab the opportunity na magkaroon din ng business na ganito, may 1,000 ka. Kung dalawa po yung ni-refer mo, another 1,000 ka po. Ganyan po kaganda yung business na yan. Unlimited referral. Kung 10 po yung ni-refer mo, you have 10,000. Kung 100 yung ni-refer mo, 100,000 ka. Now, ito yung maganda. Paano naman pag si A yung nag-refer? Tama po ba? Nag-refer po si A. Tama po ba? Dumami yung A side mo. Ang maganda po niyan, meron kang tinatawag na indirect referral. How much is indirect referral? Meron kang 60, 60, 60, 60, 60, 60. Up to 10, okay, generation. Okay? Yun po yung kagandahan yan. Okay? Aside from 1,000, kapag dumami po yung network yan, kahit hindi mo nakilala up to 10 generation, you have indirect referral. Ibig sabihin, hindi na ikaw yung nag-direct. Pero, meron kang 60 pesos each. Ito po yung maganda. Paano naman kung si B, tama yung nag-refer? Tama po ba? Si B nag-refer at dumami po yung member niya. Siyempre, meron ka ulit indirect referral. Okay? And aside from the indirect referral, we are using only binary system. Binary is only left and right. Kasi pag nabuo mo yung left, tama po ba? Nabuo mo yung right, you have match bonus or yung matching bonus na pinatawag ko, pair kung tawagin. Sa pairing bonus, you have 1,500. Okay? 1,500 every time na merong match. Okay, ito yung maganda. You earn 1,000,
1,000 plus 1,500, you have 3,500 income. Maganda po ba? Yes. But that effort is your own effort. Ang maganda po yan, meron tayong tinatawag dito na active income, and also meron din tayong tinatawag na passive income. Network marketing, kaya po kami kumita na malaki, passive income siya. Why? Example, you have two members. Okay? And yung two members mo nag-refer ng dalawa. Si A at saka si B. Siyempre, kumita sila ng 3,500. Pero imagine, hindi ka nag-refer, meron kang match na 1,500. Tama? Second match, another 1,500. Ibig sabihin, hindi ikaw nag-refer, yung member mo, pero nag-match siya, meron kang magkano? 3,000. Okay? Pag meron ulit nag-refer, sample, meron pumasok sa left, meron pumasok sa right, may another match ka, 1,500. May binasa ulit, may another match, 1,500. May another match ulit, 1,500. May another match ulit, may another 1,500 ka. Ibig sabihin, kumita ka ng 6,000 kahit hindi po ikaw yung nag-refer. Yan po yung tinatawag na power of leverage. The reason bakit maraming yumayaman sa networking business, because of this marketing strategy. Kung tawagin po yan, law of leverage. Tama po ba? You started, tama, in two person. Dumami po siya. Tama? May nag-join dito, may nag-join dito, may 1,500 ka. May nag-join sa ilalim mo, sa left, may nag-join sa right, may 1,500 ka ulit. What if, 1 year from now, may pumasok isang araw, 10 sa left. Tama po ba? 10 sa right. That is 10 match. And 1,500 each match, you have 15,000 in one day. Okay? Yun po yung kagandahan ng business natin. Now, ito yung maganda. Okay? Meron pong safety net ang company. Lahat po ng company meron tinatawag na safety net. Meron tong maximum income. Para po lahat, tama, hindi rin malugi yung kumpanya. Okay, lahat kasi kumikita dito eh. Maganda yan, para hindi malugi yung company, nagkaroon sila ng safety net. Ang safety net po sa marketing or network marketing, you can earn only 60 match. Okay, 60 in one day. Ibig sabihin, ang potential income po nito, burahin ko po yun dito, no? Kapag dumami yung member mo, is only, you can earn only 90,000 pesos per day. That is how much? 2.7 million income per month. Okay? Diyan po kami kumita ng malaki. The reason why I joined this business, unang-una, may services na hindi katalo. Pangalawa, pag inalok mo sa tao, madali nilang makuha. Bakit? Kasi services yung mapalik sa kanila. And imagine mo lang, tama, ilan yung member ko actually? More than thousands talaga po yung member ko dito. Million, million po talaga yung kinita namin for more than 2 years po sa business. 7 months, I bought my brand new car. In this kind of marketing lang. Ang maganda po niyan, the reason why I joined this business, okay, kasi meron siyang tinatawag na lifetime income. Imagine mo na lang, after, sabihin na lang natin 5 years, you have your big organization. Tama, nagsimula ka ngayon. 5 years from now, lumaki yung organization mo. Tama ba? Imagine mo po, tama, lahat ng member mo, ang tanong, okay, pag dumami po yung member mo, burahin ko po ito, no, para makita nyo. Yung tinatawag namin na residual income, lahat ba yan magbabayad ng tinatawag na bills? Yes. Kasi bakit? Bills payment is what? Okay, ang tawag po dyan, necessity, obligation. And every time na nagbabayad ng bills yung member mo, kumikita ka. Okay? Every time na nagre-remittance yan. Okay? Dahil meron tayong remittance. Tama po ba? Meron kang kikitain. Every time nagbubook yan ng ticket, you have yung tinatawag na residual income. Imagine mo na lang, member mo yung nagbubuk ng ticket. Up to 10th generation, may kita ka. Okay? Magkano yan? Sa bills payment, piso kada transaction. Maliit, pero ang tanong, ilan ang bills na binabayaran ng isang member mo? Remittance transaction, piso din naman. Maliit, pero ang tanong, ilang beses siya mag-remittance? Lalo na yung mga OFW. And ilan yung member mo? Tama po ba? Sa ticket, magkano po yan? 10 pesos sa domestic, 25 pesos sa international. Okay? Let me compute, guys. Tingnan mo po, ah. Katulad ko po, no, I started 2.5 years ago, ang dami ko na member. Assuming, sabi na lang natin, you have 10,000 members. Kumita ka na malaki sa networking. Tama po ba? In other networking, yes, pwede silang kumita din. Tama. And also, pag merong bumibili ng product, kumikita. Pero not all the dealers bumibili ng produkto. Ito, ang masarap,
deals ang pinag-uusapan. Imagine mo na lang ha, yung 10,000 member mo, if you created 10,000 members, personal consumption na lang, tatlong deals. Ibig sabihin, you have 30,000. Kung hindi nila ginawang negosyo po ang bills premium, pinapersonal consumption nila. Eh, kalimitan po ng member ko here in Laguna, may computer shop, they accept bills payment, they have, tama, yung mga businesses, tama po ba, in-add-on nila. Ito yung computation nito, ibig sabihin po, more on personal use. Imagine mo na lang, if you have 10,000 members, isang beses na mag-remittance, meron kang 10,000. Ito po yung maganda, like in Palawan. Ngayon po, talagang ramdam namin yung residual income in Palawan. Why? If you have 10,000 members, sabihin na lang natin, isang beses lang yan nag-book ng ticket. Okay? In one year, it will not happen. Tama po ba? Pag nag-book kasi ng ticket, kalimitan dalawang ticket yan. Okay? Times two, bakit? Back and forth. Wala naman kasing umalis na hindi bumalik. Tama po ba? Ibig sabihin, 10,000 times 2, that is 20,000. Ang isang ticket sa domestic is 10 pesos ang kinikita. Ibig sabihin, kumita ka ng 200,000. Tama po, sino nagbuka ng ticket? Sila. Sino nag-remittance? Sila. Sino nagbabayad ng bills? Sila. Tama po ba? Ang kagandahan yan, you have your own business. Tama? It's up to you if you're going to grab, tama, if you're going to do the network marketing side. Pero I suggest guys, nandito ka na rin naman sa UPS, if you join, unang-una services, may enjoy mo, tama, and it's very, very easy, tama po ba, na i-endorse yung business. Kasi bakit? Facebook pa lang ako po, Facebook marketer na ako ngayon, dati hindi ako ganun. Sineshare ko lang yung aking video, tama po ba, yung aking mga flyers into Facebook, marami na nag-i-inquire. Even hindi ko kakilala mga OFW, nagpapadala sila ng pera, they trust me na magkaroon sila ng ganitong business. Okay? Yun po yung kagandahan. In just only 7,998 or 15,000, yung 14,998, you are a dealer, tama po ba? Meron ka na negosyo ng remittance, bills payment, ticketing, and loading business. Yan po yung negosyo ng UPS. Okay? But before po ako siguro magtapos, I want to share what happened to me. Okay? What happened to me in this business? Okay, actually, more than 2 years po, dati po ako nagtatrabaho sa SM. Imagine nyo po, no? Okay? From scratch, tama, to riches talaga. Imagine nyo po, no? Okay? Sino pa po ba yung magbibigay sa akin ng opportunity kung wala po yung UPS? Kasi hindi ako graduate ng college. I tried to apply in call center, but the problem is hindi ako graduate ng college. Eh. Wala akong 72 units. Hindi talaga ako ma-apply. I think of more than 10 call center talaga yung in-applyan ko. Hindi ako matanggap-tanggap because of my credentials. Now, when I see this business, I grab. Kasi una-una, merong hope ako na pwede pa-plak yung maman. May pag-asa pa pala ako. I joined this business 2011. First achievement ko po, paano ko naka-join into business? Sa totoo lang, nangutang talaga ako. Pangalawa, lahat ng paraan ginawa ko po. Kasi sabi ko, pag gusto ko may paraan eh. Pag ayaw ko may dahilan. Unang-una, ang ginawa ko pong paraan, nabenta ko yung laptop ko. Actually, hindi ko na talaga siya natubos. Nung sinanla ko una, napabenta na. Kasi hindi ko na talaga natubos. But, okay lang. Kasi naka-join naman ako sa business. Meron akong business. Okay? After 2 months lang doing this business, first achievement ko po itong iPod. This is more than 2 years na po sa akin. Okay, ito yung first achievement ko. Second one, okay, ito po. Siguro yung mga kakilala sa akin, makikita rin po. Ito po yung picture namin, okay, nung naglabas po kami ng, okay, sasakyan, okay. 7 months after, okay, ako po yung isa sa mga first car achiever po ng company. Okay, yan po yung kagandahan. 7 months doing this business, I have my Toyota Vios. Brand new po siya. Okay? Yun yung kagandahan. And first year namin, okay, isa po ako sa mga top earner and car incentive qualifier po ng company. 360 degrees po ng buhay namin nagbago. Ito po ako. Ito po yung mga first year top earner po namin. Apo. Yan. That is our first year. Okay? 360 degrees ng buhay namin nagbago in this business. Ginanap po yung first year anniversary namin. Ito po ako yung medyo parang matangkad na payat. Tama po ba? Sa Aliw Theater. Ayan po. Ayan. This is my experience in doing this business. Dati po akong empleyado, tama, sa Nike, sa SM, hindi po ako graduate ng college. Pero ito po yung nangyari sa akin. 360 degrees ng buhay ko nagbago. Time freedom, financial freedom po yung binigay sa akin ng business. Nakakapag-travel po ako. Ang masarap habang nagta-travel ako is kumikita po ako ng malaki. Ang maganda po niyan, ang hindi mababayaran,
Okay guys, ang hindi mababayaran sa akin na binibigay sa akin, yung pera madaling kitain if you are member of Unified. Pero believe me, ang pinakamasarap po dito is yung meron kang time freedom. Kasi ang pagiging successful, you must have time freedom and financial freedom. Ito po yan. That's only my first year in the business. Last year po, 2012, okay, nag-travel po ako Hong Kong. Grabe po yung experience ko sa Hong Kong. 1.5 months po ako doon. Ito yung office natin sa Singapore, no? Grabe po yung experience ko. Nakapag-shopping po kami. Okay, this is my first time nakapag-shopping ng more than 50,000. Tama yung nagastos namin in one day lang, kaka-shopping po namin. Okay, yan po yung experience ko in Singapore. Okay, ano yung point? Hindi ko siya mararanasan. Okay, that is only my first year. Hindi ko siya mararanasan kung hindi ko hinab yung opportunity. Hindi ko siya mararanasan kung hindi po ako open-minded. Sa mga nanonood, ang suggest ko lang, you need to be an open-minded and opportunity grabber. Kung alam mo, yung business na to na pinipresent namin is makakatulong sa'yo, you can grab the opportunity. Pag hindi naman, at least, nakita mo lang siya. Okay lang ba? And last na po, before I end, pang 2 years ko po in the business, okay, hindi ko po na-hit yung current incentive, okay, in the 2 years anniversary, pero I think this coming mid-year, isa po ko sa mga current incentive qualifier, yung first year ko po, isa sasakyan, pangalawang taon ko po, magpapangatlo na, palabas na po yung Montero Sport ko. Okay, we're very, very excited. Abangan nyo po yung video namin. Lalo na yung maraming members din na kasama ko na maglalabas. Ako po, pangalawa ko na. Okay, imagine mo na kung ano yung nangyayari sa akin, pwede mangyari sa'yo. Ito po yung Hong Kong namin. Alam mo, sobrang sarap. Okay, it's my first time makapunta po ng Hong Kong. Marami naman nakapunta sa Hong Kong. Marami kami nakikita, mga Filipino, nagtutour po dyan. Okay, kaso lang iba yung experience namin. Kasi ang experience namin dyan, okay, marami kami nakita, mga Filipino din. Kaso iba yung experience namin. Kami yung experience namin habang nagtatravel, hindi namin tinitingnan yung oras, hindi namin tinitingnan yung pera kung magkano gagastos sa'yo. Why? It's all expenses by hour. Ito po yung presidente natin. Okay, he is my mentor talaga. Okay, kaganda niyan, yan po, si Jerry Asenero, ito yung mga top earner. This hour, Hong Kong, okay, travel incentive. Yan po yung kagandaan. Sobrang sarap. Okay, ano yung point? Guys, before I end, doon sa mga first timer, guys, tingnan mo lang. Okay? Along the presentation na napapanood mo yung video ko, okay, kung alam mo sa sarili mo na pwede rin mangyari sa'yo kung ano yung nangyari sa akin, you can grab the opportunity. And lagi ko naman sinasabi kung ano yung kaya ko, pwede mo rin gawin. Dati naman ako wala, hindi naman ako graduate ng college. Kaso lang, ang meron lang talaga ako, malaking pangarap. Okay, gustong-gusto ko mabago yung buhay ko. Ayoko pong mamatay ng mahirap. And also, I'm doing this for my family also. And do sa mga guys, sa mga sawa na magtrabaho, mga OFW, the reason why you are working hard is because of your dreams. But ang point is, stop ka muna, mag-isip ka. Do you think 5 years from now, 10 years from now, you got your dreams? Tama, kung oo, don't grab this opportunity. But kung hindi, it's better to entertain this opportunity. Kasi bakit ako po 2 years lang? Lahat po ng meron ako ngayon, dati na vision ko lang, nasa isip ko lang, pinapangarap ko lang. And all things, tama, na pinapangarap ko lang dati, ngayon nangyayari na siya. Okay? Guys, maraming salamat doon sa mga nanood po. Thank you very much po. And, okay, ipopromote po namin. We have the mid-year. Okay, ito po yung mid-year namin. Upsurging. Ang kagandahan po niyan, okay, grabe po yung papakita namin. Okay, ito po yung aming launching ng mobile application. Imagine mobile application in UPS. We are the first networking company na magkakaroon po ng mobile application. Okay? And grabe, doon sa mga first timer, okay, see you on Saturday po. Maraming salamat guys! And thank you very much for your time, for watching my video. Okay, abangan nyo na mga video ko. Okay? Team Icon, hataw po tayo. Okay, maraming salamat sa UPS, kay President Manny, and also syempre, maraming salamat po kay God na binigay sa akin yung opportunity na po na ng UPS. Thank you very much po for your time. Okay, maraming salamat po. Pusin mo na.